Mahigit 6,000 na ang patay dahil sa bagyong Yolanda sa huling tala ng NDRRMC. Pero patuloy itong nadadagdagan. Kahapon nga, natagpuan ang bungo at buto ng isang tao na posibleng biktima ng storm surge noong kasagsagan ng bagyo. May news to go si Mark Zambrano. Mga bahagi ng kalansay ng tao na nakahalo na sa mga basura ang nakita ng mga residente sa baybayin ito sa likod ng nawasak na Botanical Gardens dito sa Tacloban. Di pa malinaw kung sa iisang tao galing ang kalansay na pininiwala ang nalunod sa storm surge. Ito pa, buto pa. Matapos ipagbigay alam sa mga otoridad, inilibing ang mga buto sa mass grave sa Barangay Suhi. Mahigit 2 buwan matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda. Nasa 6,201 na ang pinakahuling bilang ng nasawi. Pero marami pa rin mga bangkay at buto ang nakukuha. Mahigit 1,000 naman ang nawawala. It's not abnormal, ano? Because in the Aceh experience, they never close the body count. Patuloy naman ang rehabilitasyon sa mga lugar na binagyo sa kabila ng hindi raw pakikipagtulungan ng ilang politiko. May mga requirements, ano? May mga kailangan. Bakit pagkatagal-tagal bago ibigay? Or alam na naming naandyan, bakit ayaw ipahiram? Sa Senado, nausisa ng Congressional Oversight Committee on Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 ang pagtugon ng national government sa pananalasa ng bagyong Yolanda. Partikular dito ang paghingi ng DILG ng kasulutan mula sa Tacloban LGU bago ito alalayan ng national government. Tanggalin na natin yung red tape. We have to operate and we have to do and address the health immediately. It was difficult for me in the ground because when the looting started at the same time po, on Sunday, when the president arrived, people saw how many military and how many police. Ah, may tao pala. Bakit hindi naman kami isecure dito? Gitna Interior Secretary Rojas, hindi raw tumigil ang national government sa pagbibigay ng tulong kahit walang kasulatan mula sa lokal na pamahalaan. Itong mga intrigo na ito, distraction, umisa masakit, ganun. Pero pinapasa Diyos ko na lang, kung pinapasa asin ng sigmura ko na lang, kailangan talaga na matugunan yung pangangailangan ng mga kababayan. Naungkat din ang kontrobersyal na pahayag ni Rojas na makipagpulong sa Tacloban LGU. Bakit niyo pa ko sinama yung, bumaldis kayo? Kasi totoo po eh. At hindi pa ko ba totoo na ang Romualdez ay Romualdez at ang Pangulo ay Aquino? Tinatanggap po ho yung realidad na maaari magkaroon ng tension. Kaya sinabi ko, at by the way, sinabi ko kay Mayor Altajan, hindi po negatively, but ang sinabi ko, parang intindihin natin na maaari mabaluktot dito. Kaya the president wants to be very careful and does not want to be misconstrued. Nasa bansa naman ngayon para tumulong sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda ang American boxer na si Shane Mosley na minsang tinalo ni Manny Pacquiao via unanimous decision. Inihahanda na raw ang isang charity boxing event na isasagawa dito sa Pilipinas sa Mayo. A lot of my five friends come up with, we already have known to Denier, Manny Pacquiao's here, American, Mike Tyson. So we have a few fight legends that's going to come over and support the cause. Mark Zambrano, GMA News.